Yo, what's up kasi nyo mga puso, Puslop TV nga pala, Yilingkod. So ngayon araw is babakuda na natin yung kulungan natin na breeder cage kasi siguro ba sa inyo kahapon babakuda na natin yun ano. So nakapagkat na rin ako dito ng mga gagamitin natin. So wala kasi metro kaya may nanumano ko na lang. So sinukat ko naman siya doon. So kaya kung gusto mo sumahan kay araw, tara! So nasukat na natin to sayang kasi wala tayong metro. So tagtutupit lang naman yung pagipagitan niya sa my love. So lima yan, lima lang din yung mga gamit natin dito. So isa dito, dalawa, tatlo, apat, tapos lima. Ayun. So lima lang yun. So may sobra pa dito kasi di ko alam kung saan ko to ilalagay. Siguro sa may likod na lang o kaya kung may paggagamitan man tayo ditong kulang ano kaya sa mga butas-butas pantapal. Pero kahit na ganyan pa rin yung tira na marami, so bibili pa rin tayo nito bukas kasi para doon sa may likod ng breeder cage natin, para dito sa may likod yan, dito natin ilalagay. Tapos sa may taas pa pala, this may marimar. So sakto lang yung tira niyan, magagamit pa natin yan dito, so hindi sayang lahat yan, ano? Yan, tapos wala rin pala tayo maril. Martilyo, isting yama, kulang-kulang. Kaya ito, samahan niyo na lang muna ako ngayong araw para ikabit yan. So mag-isa lang ulit natin kasi si Dagsay, hindi naman natin alam kung nasan, malay natin, may ginagawa rin yung tao na yun, ano? Kaya hindi natin bulabugo si Dag. So kaya lang naman natin itong ikabit mag-isa madali. Hindi lang naman yan, limang piraso lang naman eh. Utay-utay na lang natin. Yan, so natapos na natin na bakudan itong mga breeder cage natin, ano. So hindi naman nabakudan na natin, so hindi siya ganoon kahirap bakudan kasi hindi naman kahoy yung ginamit natin kasi ganito lang naman yan. Para ang tawag dito, basta nakalimutan yung tawag dito, pero ano to, waterproof siya, hindi siya yung ganoon kabilis mabasa. Maganda ba? Opo. Ayan, maganda pala. May kamayang makidesign nyo? Meron na sa may... Ayun, tingin ako nung buka siguro, lalagyan natin dito ng kahoy yan para mailagay na natin yung bubong. Tapos yung tira dito, ilalagay lang din natin ito sa likod o kaya naman sa may bubulan din. So bibili pa naman tayo ng isang ganto. Ito, pagdagdag na lang ito. So magagamit pa natin yan. Yan, so nalagyan na natin. So mas gaganda ba to pag nalagyan na natin lahat, pag nabalutan na natin lahat yan, ano? Sayang kasi hindi pa kompleto kasi kulang pa tayo ng konting gamit. Ganto pa, tapos screen. Siguro bukas tawagan ko si Doug, so bibili kami dalawa nun yung mga kulang para mabuo na natin agad to. So magandang maganda to sa kalapati ko kasi hindi sila masisikipan, ano, kasi ang lawak ng lobo, napakaganda talaga. Makapag backward pa sila dyan, no? Hindi talaga siksikan yan. Ganyan dapat mga breeder cage, hindi yung maliliit. So maganda yung mga ibreed natin dito, so hindi sila magiging ganun ka-stress sa may space. So ito maluwag, magagawa nila yung mga gusto nilang gawin dito. Tapos update pala dito sa may manok natin, ano. So nangitlog na siya at namisa na rin kasi nung una kala ko sa kapitbahay ito ng itlog. So dito lang pala sa may puno na yan. So pisting yawa. Diyan natin inakit pa natin yan dyan. Kasama ko si Dags nun no, nanguha nung natin na yan. So buti na lang hindi na basa. May isang nabugok. So ewan ko lang kung bugok din tong iba dito kasi bali pito yung itlog na yan. So yun nandito, lima pa yung hindi napipisa. Tapos dito is may isa nang napisa, ano. So goods na goods yan. Pakita ko sa inyo anong kulay yan. Sana maging lalaki to. Ayan, titignan natin yung ayun, puti yung ano, oh. Yun o, puting-puti anak, napakaliit o. Napakaliit, diba? So matapang ba yung nanay? Sana mamisa pa tong limang ng itlog na nandun. Ayan, so lima pa yan eh. Ayan, so lima pa yung itlog na nandyan. Sana mamisa pa yan, ano? Kasi sayang naman kung hindi yan mamimisa. Tagal pa naman natin hinintay ng mga itlog yan. So sana hindi rin mamatay itong isa. Actually, ano pa to? Nung nakaraang tatlong araw pa to namisa. I mean, nung nakaraang dalawang araw lang pala. Sana mabuhay, ano? So ganda yan para dumami yung mga bantam natin dito. Yung mga sirabo natin manok dito, ano? So dito ko muna kinulong na sa ganun. Hindi siya mga kalayas-layas kasi pag doon natin hinayaan lang ay umuutag-ulan pa naman ngayon. Wala, mabubugok lang itong mga itlog niya, so kawawa naman. Sayang, ayan. So maganda yan na dumadami na sila. Hindi na sila lonely. Pag namisayan lahat, may pagbibigyan tayo kasi may nanghingi din sa akin. Pero kung hindi naman mamisayan, ay hintay na lang ulit kayo. Mga pare repachong, ano, kasi hindi naman din ganun kadali magpaitlog naman, o. At malay nyo, bugok pala tong lima na to, so sana hindi naman. So sana mambisa pa tong lima na to para maganda yan. May mapigay tayo sa ibang gusto mag-alaga din ng gantong klaseng manok. Ayan, no, napakatapang manong ni Jill. Nunuka pa yun, eh. Pag pinasok mo yung kamay mo yan, eh. Pasok mo yung kamay mo, bigyan ng kalapati, o. Oo. Kaya naman ba yung kalapati kung ano, 15,000? 15,000? Oo, oh, binigay sa akin. Dito, hasan na ba yun? Ayun o, oh, yung black velvet na yun o. Oh. Ayun o. Oh. Yung may Philippines na sing-sing. Si Sir Labay nagbigay niyan eh. Nag-15,000 yan.
Hindi ka naniniwala. Ayan, sa update lang pala dito. So, goods sila kanina. Ayun, oh. Pumipikit pa rin si One Foot. Ayan, so di pa rin siya okay. Kanina nilagyan natin ng kalamansi. Yan, nandito pa ngayon kalamansi. Tinatakan ko na yun sa mata. One Foot, tapos yung puti na yan. Yung puti na yan. Tatlo lang sila nilagyan ko, ay malalala lang. Tapos yung isa na si Red Check, yung galing kay Ikong. Ayan. Yan, so tatlo yan sila na nilagyan natin ng kalamansi sa mata kasi sila lang may malalala dyan. Tapos itong mga iba hindi na, mga old goods lang naman kasi sinusubukan naman natin to ng dexamethasone, ano? So mamaya bibili ulit tayo nun kasi ubus na, kasi kahapon na yung huling gamit natin nun. Mamaya ang bibili natin na ganun is yung 250 grams lang, hindi na yung 500, para hindi na natin hatiin kasi hectic pa yung sa time, sayang naman. Ito, gantong klaseng gamot sa mga nagtatanong, dexamethasone. Paganda siya, so effective siya lalo na pag may one eye cold yung mga nyo, yung mga kalapati nyo, kung gusto nyo ng madalian, kung ayaw nyo ng patakan ng kalamansi, eto na lang painom nyo, no? So ewan ko, pang 2 days pa lang nila ngayon mamaya, so bibili tayo nyan. Mamaya magpapatulong na lang tayo kay Bricks na magsubo ng ganon kasi madami to, para pagka painom ulit natin, pagka subo dito na natin muna ilalagay, ano? So mamaya, ano? Adi mamaya, ha? Ayan, so all goods lang naman yung kalapati natin dito, ginagamot naman natin. Ayan, so balik tayo dito sa may kulungan natin. Ayan, siya may kalapato naman natin dito, busy, oh. Ayan, so malapit na rin natin silang magawa ng kulungan dyan pag natapos na natin tong breeder cage natin. Kasi nandito pa yung mga net nila, eh. Dito yung net nila, so naka-stack lang dito. Ayan yung net nila, so stack lang yan dyan, ano. Tapos bili na rin ako ng probiotic mamaya kasi paubos na rin yung probiotic natin. O kaya naman bukas, ano, wag umulan, gusto yawa na yan. So ito, di ko siya nilagay dito sa may labas para na sa ganun. Kasi pag dito natin nilabas to, mapapakat pa tayo, mahihirapan pa tayo dito, hindi siya mag-fit, ano. So dito, all goods yan. Ayan, so pag ganun, oh. Ding, napakabangis na breeder cage natin. Laki, ganda ba yung kulay? Okay. Parang alien, ano, black-green. Ano, kaya mo bang buhatin niya? Hindi. Hindi ba? Sayang. So sana, si Dags. Kaya lang. Mabigat yan. Kaya lang. Kaya lang. At saka na natin ilagay doon pagka ano, meron ng balot dito. Ayan, so buhatin mo nga doon sa may kabila. Gilid lang natin. Ayan, so gigilid lang namin para hindi nakaharang sa may daan. Oops, yeah, di ba? Kaya lang. Mabigat. Hindi, syempre dalawa tayo, eh. Ayan, so goods na gusto tong kulungan natin. So maganda to, lalo na kung nag-uubisa ka pa lang naman mag-breed. So hindi mo naman kailangan ng magandang kulungan. Pero ating pininturahan lang natin yun, kaya nagbukang maganda. Kaya mga ginamit nating material is yung madadali na lang ikabit kasi walang kawayan dito, mahirap maghanap. Yung kawayan naman sa kanila, lalaki, ano. So di pa natin kayang ano yun kasi sobra sabok. Mamaya matuklaw ka pa doon ni Bricks. Tapos sa may bibi natin nitong dalawa na bago, so hindi pa rin natin alam yung pangalan niyan, di ba? Wala pa rin nanong natitipuhan na sa mga nagre-request kasi karamihan na nagre-request puro pangalan naman sa ML ang sinasabi. So hindi naman natin trip yung mga ganung pangalan, ano, kasi syempre iba yung hero sa ML tsaka sa hayop natin dito, kailangan ibahin din natin ang pangalan. Halimbawa yan si Maricar, ano, di ba? O ikaw kumbaga Bricks, papangalanan mo yung isa na yan, ayan, oh. Yung isa na yan, off color na kalapato, anong papangalan mo diyan kumbaga lang? Ha? Unnad. Si Unnad di Buknoy. O, oh, diba? Magkapareho. Ito si Unnad, tapos sino si Buknoy, ano? O, oh, yan na, sila na ngayon yan. Si, yan na ngayon yung pahalan nila. Ito na ngayon si Unnad. Ayan, si Unnad yan, ha. Yung, sa mga post natin dyan, ha. Ito na yung bagong pangalan. Ito na yung official na pangalan ng kalapato natin dito. Itong colorless na yan, yung itim-itim na yan. Yung may bonnet. Yan na si Unnad. Tapos ito naman, yung itim rin yung ulo. Ayan. Siya naman si Buknoy. O. Oh. Si Maricar, si Unnad di Buknoy. Pero hindi, joke lang yun. Kasi mga babae to, tsaka na natin papangalanan to ng babae. Ito naman kasi si Maricar, nakala natin na babae nun. So, nala, hindi sana Maricar pangalan niya. Kung nalaman natin, Barako pala, no? Pero wala tayong magagawa, yun yung pangalan niya. Wala naman sa gender yung pangalan na yan, ano? So, ngayon, si Maricar is may kasama na dyan. So, binulugan na yun ni Maricar, eh. So, dapat malipat na agad natin to doon sa may bahay doon, no. Lalagyan natin diyan ng maliit na bahay na may itlogan. Para sa ganun dumami naman sila, no. Tapos bibili rin tayo ng itik pero hindi natin nahalo sa kanila kasi baka mamatay pag ginalo agad natin na maliliit pa lang. Tapos yung itlogan dito, may kulang pa tayo ng isa kasi tatlo lang to, eh. Yung isa doon kukunin na natin yung sa may manok pagtapos niya mamisa doon para mailagay na natin dito. So mura lang naman yung paso na lang ulit bibili natin, 25 ata isang ganyan or 30. Kasi pag yung talagang itlogan na paso, yung magandang quality, yun nandong kay Lloyd, mahal nga yun. Mahal. Siguro mga 200 to sa ata yung paso na yun, o 300. Eh, di ko alam, di ko sure. Pero maganda naman siya. Pero pwede naman yung ganyan na paso. Di naman kailangan na magandang itlogan, ano. Mahalaga na nakaka-itlog yung kalapate. Kahit mga ganyan, mga pinaglagyan ng tinapay, mga skyplex, pwede na yan. So, goods na yan. Kasi hindi naman lulubog yan dito kahit gano'ng kabigat, eh, oh. Oh. Pit na pit yung gawa ni Dags yan, dali. So gaganda na yan pag nabakuda na natin dito. So hindi rin to mainit, maganda rin tong nabili natin. So ano to, tagwa 130 ata.
170 ganun. So ito pala ang 130, tapos ang bili natin dito 170. So medyo mahal, tapos bibili pa tayo bukas. Sana bukas nandito si Dags, nang sa ganun may katulong tayo na matapos na natin ito bukas, ano? So sana busy si Dags, sana hindi siya mambakla bukas. Para matapos na natin bukas. Siyempre bukas matatapos na to pag may katulong tayo para mas mabilis, ano? So laboran na lang natin si Dags ng kamyas dyan, ano? So shoutout sa'yo Dags kung nanonood ka man, magwawan kay ka lang, di ka na napunta dito ha, sa bahay ka ha. Tapos ito wala na rin alog kahit anong galaw mo dyan. Meron pa naman siguro nagpapaalog na lang yung nilagay ni Dags dun sa may isa kasi hindi sila balance. Lalo na pag nailagay natin dun, di pa naman balance yung lupa dun. Kasi dito kaya lang nagbalance kasi semento. Siguro alisin na lang natin yan. Kaalisin ko sana kahapon kaso ang hirap na eh, naka-fix na kasi. Yan, pagkasama na lang natin si Dags, saka na lang natin ipapaalis sa kanya. Siya kasi nagkabit yan eh. Tapos yung pintura niya goods na rin, ano. So umulan kahapon, hindi wala naman nangyaring masama. Kasi buti na lang napinturahan agad natin. Ayan. So napaganda ng kulay niya. Itim. Hindi na rin natin pininturahan dito sa may loob kasi masyadong nagsisingit yung kamay. So hindi naman na mahalaga yung mga nandyan. Ang mahalaga lang naman yung dito, yung mga nababasa at naarawan nyo sa may labas lang. Ayan, so tinutubuan pa ng mga ganto-ganto. Itim-itim. Ayan, dyan nag-uumpisa masira yung kahoy sa mga ganyan eh. Dyan sila nag-uumpisa rumpupok. Kaya sayang, di natin napinturahan yan kasi ang hirap. Ilalim na yan, ano? Buti sana mataas tong kulungan natin, kaya lang natin tong pinturahan. So dito na rin natin tatapusin yung video natin for today. So wet na tayo. So maliligo pa tayo para bumili ng panibagong dexamethasone para sa kalapatin natin mga nawan ay cold, ano? So maraming salamat sa panonood. Pisting niya ako. Mabasang-basa na ako ng pawis. Happy flying, stay high sa inyo mga boots.